Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Ang topic po natin for today ay tungkol sa katanungan na kailan daw ba magandang mag-umpisa sa pag-aalaga ng RTL. Sasagutin natin yan sa pamamagitan ng kapag kayo ay mag-uumpisa, number one po talaga na gagawin po ninyo, ang first step ay manood muna ng mga video, mga vlog dito sa YouTube tungkol po sa pag-aalaga ng mga paitluging manok. So number one po dyan na channel na panunoorin po ninyo ay walang iba kundi itong channel po natin, ang Mang Mags. Ayan, meron din po tayong FB page na Mang Mags din po. Ayan, so bakit natin kailangang manood? Syempre po, para matutunan natin yung mga basic sa pag-aalaga, yung mga basic practices sa pag-aalaga ng RTL, hanggang sa kung paano sila painumin, kung paano sila pakainin, and everything. Ayan, so kapag kayo po ay nakapanood na, andyan rin po yung mga iba't ibang topics natin, panoorin nyo rin po. Kagaya ng kadalasang ginagawa ng maraming nanonood sa atin, lalong-lalo na yung mga silent viewers. Shout out po sa inyong lahat. So kapag nakapanood na po kayo at kapag ready na po kayo, magpabook na po kayo sa atin ng RTL at saka battery cages ninyo. Chat nyo po ako sa messenger ng Mang Mags FB page or dun sa number ko na naka-flash dyan sa screen para kayo ay makapagpabook na sa akin. So parang sa ngayon po kasi mabilis maubos yung RTL natin. September 29 pa lang ngayon, ngayon yan yung date ngayong ginagawa ko yung video. September 29 pa lang ngayon, pero yung RTL natin na available ay pang January 9 na po. Ayan. So pang January 9 na po yung RTL natin. So magpapabook po kayo para masigurado po ninyo na may makuha kayong RTL. Kasi nga po yung battery cages ay anytime may makukuha po kayo. Ayan. So ang number one na i-secure ninyo yung battery ay yung RTL, yung manok po ninyo. Pangalawa, ang susunod na step, gagawin nyo na po yung housing ninyo. So habang ginagawa nyo po yung housing ninyo, naka-order na kayo, kampante na po kayo na kapag natapos yung housing ninyo, ay syempre, meron na kayong makukuhang RTL, kampante kayo. Kasi may mga iba po, pin-repair muna yung housing, and then, nung natapos, at saka u-order ng battery cages, at saka u-order ng RTL. Mali po yun. Lalong-lalo na kapag kayo ay nagmamadali ng makargahan. So, mas maganda po, umorder muna kayo ng RTL, tapos saka nyo umpisan yung inyong housing. Yan. So, ganun po. And then, syempre, ang pinakapayo ko, may mga nagtatanong din kasi na gusto daw muna nilang matuto. And then, bago sila mag-umpisa. Well, ang masasabi ko lang po talaga dyan, mas matututo po tayo kapag meron na po talaga tayong alagang manok. Ayan. Ang number one po talaga ay maumpisan po ninyo yung negosyo. Yung walang iba kundi itong ating. Kahit na aling negosyo naman po, ang importante, makapag-umpisa tayo. Kasi marami rin po talaga yung, mahilig tayong magplano pero yung execution, puro plano yung execution, mabagal. So dapat po rin talaga, once na nagawa nyo na yung mga in-advise ko sa inyong panoorin, ganyan, and then siguro mag-try na lang kayo, mag-start na po kayo. Yan, kahit mag-umpisa lang kayo ng 96 heads, ganyan, para kahit papano pag nakapag-start kayo, makakabisado nyo na po yung pag-aalaga ng ating paitluging manok. Ayan. And then later on, kapag syempre may alaga na kayo, kayo na rin po mismo yung magsasabi na kayang-kaya lang naman pala, ganito lang naman pala. So at least wala naman po kasi yung nagsimula ng negosyo na magaling na. So magne-negosyo muna tayo bago tayo maging magaling. So parang ako rin noon, nung 25 years old ako nung nag-start ako sa broiler farming, ano, nagpapalaki ako nung tinatawag nating 45 days. Pero prior to that, 21 years old po ako, breeder na po ako ng pugo. Yan, yung quail, ano, yung
ginagawang nangingitlog ng para sa itlog pugo. So ganun, nung nag-start naman po ako ng mga ganyang negosyo, wala naman po talaga akong alam. Zero knowledge rin, kagaya nyo. Kaya lang, nung andyan na yung mga alaga ko, tuturuan rin naman nila tayo eh. Kagaya ng sinasabi ko na kapag sumigaw yung sisiw or yung manok, pag expert na tayo, malalaman natin kung naipit ba yan, nauhaw, nagugutom. Sa pamamagitan lang nung pag-distinguish natin nung kanyang huni kapag siya ay umiiyak. Ganun lang naman po yan. Hanggang sa tayo ay matuto, hindi naman natin kinakailangan maging expert. Yung maging magaling ay napakalaking bagay na yung matuto lang tayo. Ayan. So, sana nabigyan ko kayo ng idea at kita-kita pong muli tayo sa mga susunod nating vlog. God bless po.